sa mga kanina pang nanonood dyan, di natin sure. Oh, walang 16. Araw ngayon. Pero 4:44. Oh, mga ganun na. Pag-gabi na, mga kaibigan. Na. Pero yan, magmerienda na kayo. Ready na sa inyong mga dinner habang nanonood dito. Sa, wala aming income sounds. Para dito sa ating last series, isa sa last series ngayong araw. Quincy Crew against PSG LGD. At kami ngayon magiging shoutcaster nyo for this one. This is JB. This is Dan. Wait lang, share ko lang yung stream. Yan. And tularan, si Dan, mga kaibigan, i-share ang stream. Yeah. At kung magbe-bet kayo sa PhoenixBet, do not forget to register under our code LuponWXC. Alright? At syempre, check nyo out nyo na yun, The Armory yan. That? Available tong mga jerseys na yan. Pero hindi na yan eh. Ayun yung jerseys natin last season. Mm. Meron tayong mga panibagong version nun. So, be sure to check that out. Available din sa Shopee. Para alam nyo kung ano yung mga... Wala. Wala pa, wala pa. Wala para pa. Alam nyo yung mga sizes na available. Mm. Yan. So, yun nga, mga kaibigan. Kanina, nakita natin yung game 2 ng Alliance LGD laban sa LGD. Which is na 2-0 talaga sila that time. Meron na. Yun, meron na. Thank you. Yan. Thank you. So, anyways, yun nga, ang Quincy Crew dito, siguro, badly needed din nila ng win. Para, kahit pa paano, maganda yung kanilang standing. Na-share naman nato sa Lupon, no? Na-share na yata to. Na-share na ito sa Lupon? Sa Lupon Group. Okay, yeah, na-share na to mga Seb. So, be sure to share the stream as well. At support na kayo dito sa Kuya Nick. Basic lang. Alright? And, ayun na nga mga Seb, this is gonna be the game 1. Since best of 2 series lang to. PSG LGD, pag nanalo ulit sila dito, sobrang secured na nila yung upper bracket. Yep. Pero pag nanalo naman yung Quincy ng 2-0, secure na rin yung upper bracket nila. Secure na rin. Secure na rin. Pero isipin mo, kung manalo ng Quincy yung LGD 2-0, dalawang, isang NA, isang South American team, mag-upper bracket. Oo nga, no? Di ba? Okay, maganda yan. This major really... Di ba, ang talaga, yung SH at NA region, nililockdown talaga yung madalas. Madalas, oh. Mm. Sino ba yung nag-post? Basta may post something sa Twitter, may nakita ko, na mahina daw ang NA and SA region. Kung hindi ako nagkakateka lang. CPPD ba yan? CPPD. CPPD yata, check mo yung post ni Basalo. Sa page niya. Sige. Alam ko, pinost yun ni Basalay. Pero, sobrang init. Kasi NA and SA are really performing well dito sa ating major. First major. Yan, di ba? EU looking weak compared to NA SA. Pero, ito. NA Dota humiliated by EU Dota. Di ba? Kita mo. Pero, I mean, sumasakay na sila. Oo, mukhang nagkakatotoy yung sinabi ni PPD. Kasi kung iisipin mo, mukhang walang European team na papasok sa upper bracket. Walang European na papasok sa upper bracket indeed. Alliance in the verge of being eliminated. Oo. Liquid din. Oo nga, no? Para silang nasa kalagitnaan ng kamatayan. Kalagitnaan ng pagiging eliminated. So, Team Secret, is you ready? Hindi natin sure, baka yung Team Secret, hindi din ganun kaganda yung maging performance. We've seen teams na ine-expect natin magpe-perform well, but in the end, or at the game time, biglang wala. Pero ang pinick dito ng LGD, dyan sa pangatlong pick na yan, would be Mars, mga kaibigan. So, Mars ba? Ba't noong ano? Ba't di kita? Hindi lang natin kita yan. Mga Seb, onting ano lang yan. And Quincy Crew? Okay. Nilabas nila yung bread and butter nila ng upper division. Yung Enchantress Post 5. Enchantress Post 5. Maganda siya. In a way, against Elder Titan, pwede mong inspell yung bonus attack ng Ancestral Spirit plus yung Jango Mastery. Yan. Pero LGD, kung okay, kala ko LGD nagpick ng ano eh, na Enigma. So gusto ko to, yung draft ng Quincy Crew. Comfort draft nila to. And pack ni CCNC, ewan ko lang kung comfort hero ba ni Paulson tong Pango, pero comfort draft to ng Quincy Crew. Posibleng post for to ni Paulson kasi sabi dito ng panel doon sa Twitch, na yung Quincy Crew daw kung si MSS daw ang lumalaro dito, hindi sila pipick ng Pango as post 4.
Hindi nila ginagawa yon. Ah, oh, tama, hindi sila lang. Hindi sila nagpo-post for Pango. And with Polason's versatility playing this hero and yung kanyang mastery with that one, yung Quincy Crew, they can create new style of games na pwedeng ipakita dito sa major, 'di ba? Pwede silang maka-invento dito ng posible nilang bala against the LGD, which is ito nga makikita ata natin dito ngayon yung Pango Phosphor. Ang kalaban pa pala Vici Gaming. Ang kalaban pa lang nila mamaya Thunder Predator. Okay. 5 seconds. Paro, Quincy Crew. Ano? Ayun oh. So, okay. Balik tayo dun sa drawing board. Tayo ngayon yung Quincy Crew and Vici Gaming. If so happen mag 1-1 to and mag 1-1 yung Vici Gaming tsaka Thunder Predator, tiebreaker is gonna happen. Ah, okay. Oh, sa bagay. Diba? Pwede. Kung 1-1 lang naman. Kasi mangyari, mga sila 8-6 ba? Kasi sabi puro 1-1 eh. Oo. Magiging ganun. Kung sakali, magiging 8-6 sila parehas dyan. Kahit 2-0 eh. Kung ma-2-0 nila dito yung Quincy Crew, ay boss, ba't tumigil yung ano namin? Camero. Oo nga. Yan. Nagtitigan kayo because so yun nga mga so ayan sa draft naman tayo pumunta mamaya naman sa score ayan Quincy Crew yung lineup nila medyo mabilis mag-push okay sa team fight may Rolling Thunder plus Dream Coil and sa tingin ko medyo nakakatakot din yung late game dito ng Quincy Crew dahil Enigma, alam mo naman, isa sa mga heroes na pag nagkaroon ng BKB and kundi may lineup na LGD, wala silang magandang pangontra dito against Enigma once na magkaroon ng BKB plus nagkas ng Blackout. Abisa lang ni Monkey King or siguro si Mars pwede mag-abisal. Pero pag nasama si Monkey King tsaka si Mars, yun ang delikado. Yun ang delikado talaga. Pero Juggernaut, ang teka, pang-follow. Teka, di ko alam kung naka-cancel ba ng Black Hole yung Earth Splitter ni Elder Titan? Naka-cancel. Kung nasa gitna siya, syempre. Ah, okay. Pero kasi, ano yun? Reposition ka pa din? Delay yun. Delay yung pag-cancel ng Black Hole. Yes. Kumbaga, magagawa mo pa din yung kailangan mong gawin. Hindi yun instant na, instant na cancel sa Black Hole, di ba? Yeah. Siguro Yules ni Mirana, pwede. Kung sakali kung walang siya masama. Kung walang BKB, yes. Pero most likely, priority dito ni Enigma yung BKB. Pero gusto ko ito nga, no? Ginawa ng Quincy Crew, last pick na Juggernaut. Enchantress plus Juggernaut magkasama sa lane. Sobrang lakas. Oo, no? Sobrang lakas niyan sa lane. Magkaroon lang ng magandang creeps at magkaroon lang ng makuha magandang neutral creep itong si Enchantress. Ayan. Pwede mamatay itong si Bars. Shoutout pala sa isang sponsor natin dyan. Product placement po ito. Yeah. Ako po ang produkto nyo. Enchantress sa Predator. Predator. The Armory. Yan, the Armory. Phoenix Bet. Yan, Phoenix Bet. Kung pwede pa yung mabol sa mga next series natin, may mga next series pa tayo. Yan. Habol lang sa Phoenix Bet. Use our code LUPONWXC. At pag may katanungan, PM lang sa page. And syempre, don't forget, bet responsibly. And ito nga, mga kaibigan, mukhang naka-enerbo na active naman dito yung dalawang team. Kaya magpapakita to ng dalawang matinding bakbakan. Kailangan nila. Para ma-secure yung spot or yung slot doon sa upper bracket. And anyways guys, Enervon Active, multivitamins, ginseng, and royal jelly. Try it and feel the difference. Yan. Pero ito na nga yung Slardor ng LGD. Okay. Okay so, to. So, mid-Mars. Okay. Mid-Mars. Against Pac. Sa may gitna. Ang lakas ng physical damage ng LGD dito. Monkey King, Mars, pwede. Once naman itong si Mars ginagawang mid laner na gano'n yung Deso, AC, BKB. So, ang lakas nila sa physical. Meron din naman silang magic damage kahit papano. With Elder Titan plus Mirana. Pero, para sa akin, yung both teams dito hindi ganun kalakas sa team fight. Medyo may onting edge yung LGD. Then, may Arena of Blood, Earth Splitter, Moonlight, plus Wong's Command. Pero, para sa akin, more on pick-offs yung kalakasan ng draft dito ng both teams. Pero, both teams. Pagdating sa lane mo, ang papabor ako, pagdating sa lane sa Quincy, and sa tingin ko, mag-Quincy ako dito sa game number 1. Kumbaga sila sa lane, and sa tingin ko, magkakaroon ng free farm o makaka-free farm itong Juggernaut. Dahil maganda yung position 5 na kasama niya dito. Plus, kung titignan mo,
kung magkaroon siya ng tatlong items, Aghanim's, Battle Fury, plus siguro Mantar, SNY, parang mahirapan silang pigilan. Etong si Juggernaut. Plus, kung titignan mo kasi, kahit na mawukong skuman ka, kung di pa level 3, o hindi ka pa mag-level 25, as a Monkey King, mananakit ka sa ano yung Omni Slash. And dito pa, Adan, ha? Wala masyadong pang-clear. May pang-clear ng wave dito yung LGD, in a way. Pero, alam mo yun, kung sakali na mag-necro dito yung Enigma, pwedeng-pwede sila makapush ng maaga-aga. And don't you think kukuha to ng ano? Ng necro... Necronomicon? Necro 1 lang siguro. Hindi necro 3. Okay. Ganun man na usually ginagawa sa isang offlane. Enigma. Enigma. Necro book level 1, then arcane, then dagger BKB. Pero like what I was saying, talagang maganda yun para sa pushing nila. Pero goods lang din ata para sa akin, necro book level 3. Maganda. Enigma, pwede niyang no? I-dispel din yung Jingo Mastery. O vision yung, din. Oh, vision. For MLS. Against sa Moonlight Shadow, tama ka dyan. Shoutout dito kay Lornan Chris Mendoza. Ayun, hello, hello mga Seb. So, dami nunod dyan. Teka, kunin ko nga yung ano. Para ma-shoutout. Sa mga nagtatanong dyan, kung pasok na ba niyon, kung ako sa inyo manood lang kayo na manood, doon yung malalaman kung pasok na ba yung niyon ang magkakaroon tayo ng tiebreakers. Tiebreakers! Tiebreakers sa malalaglag. Tiebreaker sa pwedeng maka-apply. Pero, ito ang sure na. Ano ang sure? Hindi pa malalaglag niyon ngayon. Hindi pa ngayon. Hindi, it's yan. Either magkaroon ng tiebreaker or malalaglag alliance. Or liquid. Ah, o nga no. Kasi, teka, pag nato zero ay, lang. Ay, yung liquid, parang tiebreaker din sila. Eh. Pero alliance talaga ang delikado. Ah, alliance ang pinaka-delikado ngayon. Pero pakilala muna natin ang mga manlalaro for the side of Quincy Crew. We've got Juggernaut lalaruin dito ngayon nitong si Yawar. Tapos dito naman si Quinn sa kanyang apak. Lelis for that Enigma Poloson on the Tanglier and SVG for the Enchantress. At side naman ng LGD, we have Ame on isa Monkey King natin ito sa Mars, Fate Vian, Slarja, Shinkyu, Mirana, and Elder Titan sa kanyang ay si Innocent sa kanya Elder Titan. Ayan, masyado ka bang nagalingan sa ano? Sa Elder Titan ni Innocent. Pinagpalit mo na din. Pero guys, i-share natin yung shoutout to kay Gary Boy Kaba. Nanonood yan. Oh, edi shoutout sa'yo. Sana mabuhay ka pa matagal. O si Les Lau on his offlane Enigma. Isa sa mga madalas siyang ginagamit nung upper division. So, familiar na siguro tong LGD sa Enigma. Ni okay. Lelis. Pero ano to, signature hero ni Lelis. Nakakatakot itong si Lelis pag binigyan mo ng Enigma. Kahit may mga pangontra ka, nakapag-ano pa rin siya, nakapagbitaw pa rin siya ng magandang block. Puro ano no, puro comfort picks ng Insecure to. Kung matalo sila dito, baka mahirapan sila game to. Kasi ano yun eh, nakakababa ng moral. Comfort heroes man yung gamit mo, tapos hindi kayo mag-perform well. Mag-perform well siguro okay, pero yung sabihin mo lamunin sila na LGD, yun talaga yung tone, yung ano nila. Yung pagkatao nila or yung player na pagiging player nila dyan. Pero syempre, tignan natin kung paano nga ba ang magiging progression ng game nito. Well, Quincy Crew be having a stable lane, kaya nung nasabi ni Dan, na-predict niya. Pero, Quincy Crew ka dito, no? 1-0. Tingnan mo, ano yung limit? Ay, ano? Sa series? O sa game 1? Sa game 1. Mung ano ako, Quincy Crew. Comfort draft nila kasi... Sa tingin ko, kaya mapapanalo plus natin ko talaga mga free frame to si Juggernaut. And okay. Parang yung heroes nila hindi ganun kaganda against Juggernaut. Yung parang corrosive ace lang yung maganda yan against sa Juggernaut. Pero yung matchup niya between Monkey King, para sa akin medyo pabor ako si Juggernaut. Okay. Kasi wala siyang pang iwas sa Omni Slash. Kasi hindi siya katulad ni PA na may blur o kaya Phantom Strike. Plus continue mo itong si Monkey King. Mischief naman. Pag kinuha ni Juggernaut yung Aghanim Shard plus yung Blade Fury DPS, mananakit siya doon. Para sa akin. Sabagay. Pwede din. And madalas, ganun na ginagawa ng mga carry. Juggernaut, nag-Aghanim Shard tapos kukunin yung Blade Fury na DPS sa level 20 talent 3 hindi na kinukuha yung armor. Para ano talaga, no? Para mas masakit yung Blade Fury. Kasi isipin mo, may DPS na mataas magic damage dun sa Blade Fury plus may Aghanim Shard di ba yung may libre attack yun tsaka movement speed diba so sobrang sakit ng Blade Fury ko titignan so that's gonna be great for Juggernaut kumbaga may utilize nila yun well in this game lalong lalo na Goosebumps yung Thunder Predator sobrang galing nga na Thunder Predator pwede silang
Pero no, ang hulit ha, ang mga talo ba sa Thunder Predator, yung mga ka-assist sa Thunder Predator, hindi yun. Oo nga, una. Diba? Una, no, muntik pa. Actually, naka-assist, di ba? Pero, parang ano talaga, yung Thunder Predator, para silang Among Us. Parang nagbuha sila ditong Team Secret. Ayun, sa, isa pa yun. Ngayong group stage. Yun nga eh, no? Ang baga, galawang secret na din yung ano. Sikreto kasi tong team na to. Hindi mo to makikita sa mga tournaments ng China, ng kung saan man. Literal na sikreto lang. Pubs mo lang sila may ispatan eh. Tama. Diba? Pubs, scrimmages. So, pwedeng yun yung isa sa bala ng Thunder Predator. That's why they're really unpredictable dito sa laban or dito sa tournament na to. But nothing to say, I'll be safe. And yung rune, okay, swerte dito. Ni Kumari, ano nating to say, mo makuha niya tong regen rune. Kumari mo? Si Kumari. Si Kumari. Ay, si Rupido pala, sorry. Si Rupido, Rupido. Si Rupido. Rupido. Mali ka naman eh. Hindi mo naman kinikilala si Rupido eh. O, pero ito, Orb of Corrosion, first lap that. Okay. Okay, last ito dito ah. Makapagpanamayos itong si Fate Bian. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ng magandang start itong si Fate Bian against Juggernaut last Enchantress. Pero okay din naman yung last dito ni Yawan. Harmal lang sila dito ng start. And magkakaroon ng tie kung maka 2-0 lang po ang alliance against Team Liquid. Yun lang yung tiebreaker pero natin. Pero possible din magkaroon ng tiebreaker sa naban. Dito para din. Sa mga upper division. Sa upper division. Sa upper division, sa upper bracket. Yan. Kasi pupunta sa upper bracket. And kung sakali lang, kung sakaling mag 1-1 lang to and 1-1 din yung kabila. Kasi same score yung Quincy Crew tsaka yung Vici Gaming eh. Diba? So top 3 lang naman yung kukunin. Mahirap din. So, ayun nga, mga Zeb. Basta huwag kayo mag-alala, guys. Pag may tiebreaker, kakas din natin. Oo. Kakas talaga natin yun. Teka lang. Kung LGD gusto nila makapasok ang kanilang brother sa upper bracket, anong pinaka-ideal nilang gawin? Magpa 1-1? Ayun, hindi ko alam. Wala ko idea. Yung BG Gaming. Pwede sila magpa 1-1 dito tapos magkaka-tiebreaker. Diba? Pwedeng ganun. Pero wait lang, ito nga po ngayon sinating to say pwedeng makuha on the midday. But there's gonna be the first blood sink finishing off itong si Poloson Regeneration Crew. Ginamit nga dito man itong sinating to say. And Quinn was taken out as well. So 2-4 non-trade. That's a great kill for LGD. Nice rotation. Ba dalawang skits? 1-1 na? Okay. Hindi dito sa series na to. Pagka nag 1-1 tong LGD tsaka tong Quincy Crew. Ayan, kailangan mag 1-1 ng BC Gaming tsaka nung Lex Game nila. Diba? So ito si si Enigma Rush. Uy, buti hindi na si Fatin tunay, no? Kung tunay yun, yatap to. Pero Mirana would most likely kill this. But Poloson, mapapatay pa din with the leap-in of this Mirana. 4-0 para sa LGD. Enough na yung vision ng pana doon ni Mirana para makuha itong gatekeep. Mm-hmm. Buti may isa pang charge siya ng leap doon. Yan. Guys, alam niyo na. Share niyo na yung stream natin mga save. Baka naman. 500 viewers tayo. Kung lahat kayo nag-share, edi marahil 1K na tayo dito. Yan. So, yung wala ulit na rig yung word na yun. Marahil. Lali na. Malalim ko. Ko lang. Ngunit sa, ano yan? Sa balit natapat. Emerut. Hindi ko na maalala. Hindi ko na matandaan. Ano ba sinanim ng marahil? Sa Tagalog? Marahil. Marahil siya baka. Ay... Baka pa. Ah, yan, baka. Marahil sila ay isang tanga. Pero anyways, Bro Mandel for Monkey King. Maganda daya ko. Daya na ito. Para sobrang sobrang daya ng kanya dyan. Attack range. Pag ganyan. Feeling TA. Feeling TA na level 1 o level 2 yung third kill side age. Ayan. Feeling TA talaga siya. Pero he's going for the Battle Fury right off the bat, which is a great item. Pang scale na din. Tawa. Pang team fight as well. Diba? Goods talaga yan for this MK. So yun yung shoutout dito kay Silver Edge, John Joseph, Reynard, kay Alejandro din. Shoutout sa'yo. Okay. Ito yung ginawa ni Yawar. Parang ginawa niya against LG, ay Liquid Data. Ano yan? Yung Juggernaut na merong Midas. Ah, okay. Kinasata natin yan eh. Oo, tayo din nagkas nun. Pang ano din, pang scaling din, no? Sa levels. Sa bagay. Ah, okay. Nagigits yung ginagawa niya kaya siya nag-mides. Gusto yung magaganim shirt last, ano, last day fury. Gusto siya maaga niya makuha yung ganun time. Kaya siya nag-mides. Okay. Hindi ko pa siya nakikita nag-battle fury pa nag-juggernaut siya. Kasi ginagawa niya, pagka-mides, nag-maelstrom siya. Bisa nag-battle fury. Yun yung usual niyang ginagawa, no?
Pero Dan, ito na nga yung sinabi natin. Bago man lang mag 10 minute marker, mapunta tayo sa siege creep timing. Yun nga si Enigma, nakabasag na ng tier 1 top tower. Having that necrobook or necronomicon, sinusulit niya. Si Lelis, free farm din. Kahit pa paano, meron na siya ditong necrobook level 1. Level 1, oh. Necrobook level 3 niya. Okay. Okay, ili-level 3 niya. Parang as a vision, added pero smoke, damage, purge as well, smoke. Yep. Nice net. Coming from SBG. Pero, mukhang delikado siya. Nothing to say, used up the arena. Pero, desi dito pumasok si Juggernaut dyan. In and out lang naman daw. But this is gonna be Mars. Good is dead. And that's gonna be the kill onto SBG. Pero top lane, mukhang didiridiretso. Hindi ko nang win si kill. Good positioning by SBG. Plus yung net na kinuha niya. O yung troll na kinuha niyang neutral. Creeps. Yeah. Na hinto yung initiation dito ni Mars. So, good kill yun for the side of Quincy Cruz. At least after nung kill, take over nila yung jungle dito ng LGD sa may top. Kaya etong si Ame, nag-farm na lang ata sa may baba. Kasi sa mid siya nagpa-farm. Pero in a sense, nandito sa may top, tatago lang ng puno. Gusto lang siguro nila i-defend etong tower nila. Pero for nothing to say kasi yung Mars, yung ulti niya doon, or yung arena, hindi ganun kasulit for the first time, for the first pop, di ba? Wala sila ganong nakuhang, ang tawag dito. Pati ba to? Tawag dito, casualty, walang masyadong kill. Pero yeah, defensive lang naman nangyayari. Kaso nga lang itong si Monkey King, makikita mga kaibigan, he got disarmed. Three heroes are chasing him down. Napakagandang dispel. So, only enough yung kanilang follow-up doon sa enchant. Kaya hindi pa pumunti mamamatay. Dito na lang para makakuha ng ano. No rush. Pero Yuwar, hindi pa siya Midas dito. Okay. In terms of network, ang laki ng network difference dito. Okay lang. Napakagad ng silence denying that stomp plus a kill from Quinn onto Innocence. Okay, so Quincy Crew is trying to get back on track. Nakapush na sila sa may top lane while nagpo-farm itong si Juggernaut. So yung Quincy Crew talagang they're doing everything. Alam nila na pag hindi nila pwedeng i-let go itong laning phase na to. Pero nakakatakot itong si Monkey King, Javia. Free farm na free farm. Ito din si Slarda, pangalawa sa network. So, okay lang kahit... Ay, actually, tatlong points dito, LGD, nasa top 1 to top 3 network. Yun nga eh. Pero, and para sa akin, kahit 1K lang yung kalamangan dito, LGD, feeling ko maano ito, parang 2 to 4K yung kalamangan. Ayun, lumakita na ng 2K. Okay. Pero kasi yung Juggernaut, kakakuha pa lang ata niya ng kanyang Midas. So, dito pa lang siya mag-scale. Ah, pwede. And Slarda, knowing na wala pa nangyayaring kaguluhan, nag-Midas siya. Mag-Midas din ako. Okay. Hindi masyad naman pressure na bumili agad ng early blink dagger dahil yung dalawang quest naman dito papasok. Na, yung Marsh tsaka Monkey. Okay naman yung firm. Pwede agad sana siya bumili ng dagger kung yung quest dito ng LGD, itong Marsh tsaka si Mars, kailangan ng teamfight. Kailangan sumabak agad sa gera kasi bayan sa farm. Pero hindi naman sila bayan sa farm eh. Yun nga eh. Baga, sobrang free-flowing dito ng ano ng LGD. Diba, ano, free silang gawin kung anong gusto nilang bilhin na items. Yan. Di ba sila napipresyo bumili dito mga dagger, mga ganyan. For Mars, di pa siya napipresyo siguro bumili dito ng dagger. Mong use nga siguro ang first item niya dito. Kasi parang ang nauna naman sa kanila si Monkey King eh. Di ba, mag-primal spring lang siya dyan. With that 3 dance, talagang meron silang pang-initiate. And follow-up na lang dito yung Arena of Blood sabay kahit ano na lang eh. Kahit... Ah, okay. Mag-use nga siya. Hindi naman talaga siya napipresyo dito bumili ng dagger eh. Oh, good stuff. Yules. Then siguro after nun siya magdadagger or baka mag-BKB siya. Pwede naman din siya mag-BKB. Though BKB is good para kay Mars. Sa totoo lang. Para din ma-prevent yung ibang incoming damage or incoming magic damage from Quincy Crew. Pero Juggernaut is now going for that Maelstrom. Tama si Dan. Diba? Pero ito, corrosion pa. Mold lang ng dead lane dito. Sa may baba, abang si Lelis talagang siya lang yung nag-farm dito. Sa may top. And for Ame, titry niya lang i-farm itong kanyang Battle Fury. Kulang na lang siya dito ng Claymore plus Broadsword. Pero may pambili na ata siya ng Claymore. Yan. Pero Slarda, having that Midas, he can transition well from that item to the dagger. Which is mas mabilis niya ata makukuha dito ngayon. Kahit pa paano. But quite, given, Slarda pwedeng makuha dito ngayon kasi nga lang nabash itong si Puck. They will try to go away, pero Pangolier or Polison with Rolling Thunder trying to punch itong si Faith Bian. Natatakan itong si Polison, pero mas nagsasaan muli itong si Slarder. He'll fall down. That's gonna be Polison finishing off
that Slardar tas si Quinn meron pang double damage, pwede pang manap ng kill kung tutusin, pero eh, maganda yung gawin dito ni Quinn ni maganda gawin ng Quinn siguro itong si SVG, itong si Quinn ta itong si Polison. Kailangan nilang i-take advantage yung pagiging greedy dito ng lineup ng LGD. Kasi no, si Slardar nagbite, hindi siya nagdagger, so andali na lang patayin. Yep. And for Quincy kasi, hindi pa masyadong pwedeng sumama sa bakbakan kung si Jagger na. Dahil wala pa siya masyadong item. Oh. Si Enigma, okay lang na mag-farm din muna yan. So, para sa akin, ang pwedeng kumalaw dito sa side ng Quincy is yung tatlo. Yung tatlo. Dahil si Pac, yung binil niyang item, panggeran agad. Yun nga eh. Nag-bail of discord siya dito. And for Quincy Crew, ideal naman sa kanila kung yung tatlo lang din ang nilaban, meron naman silang kill potential. Plus, meron din pang hold having that koi. Lalong-lalo na't wala pa naman BKB si LGD. Diba? So, pero ano, kung titin mo kahit nagbayad na sa itong si Jagger natin, nakakuha na ata ng Battle Fury si Making, kaya ang laki ng ano, network team. Ng gap, no? Ang laki ng gap. 5K, tapos 6K yung isa. Actually, 1K literal. Oh, parang 1.18. Okay, nag-Necrobook level 3 na. Necrobook level 3, napakaalga na ito, parang siyang Lycan. May boots pa siya, no? Oo, may boots pa siya. Okay. Oh, and that way, pwede na lumaban yung apat ngayon. Oh, paano na, pa-cooldown na yung Necrobook level 3. Kaya sumama na itong si Lelis. Oh, teka lang, makasmoke up din naman yung kabila. Pero, okay, Faith Bian might be spotted, pero... Uy, naka-Envy! Naka-MLS! Oh, naka-MLS pero pala, meron naman silang detection dun eh. Pero meron silang ward doon. Hindi ata ano, sakop ng sentry. Oh no, Polison na si Bat doon sa my arena. Araw mong tunay kung tayo naman. Pero si Polison nakapag-smash back alive pa. Mirana with the leap in plus the star storm. Delikado pa ata dito ngayon. Itong si Mirana ay nil pulled down from the hands of Lelis. Walang si backline Mars. Cut core inside that coil. Papalag pa rin naman dito ngayon itong si Juggernaut. Pwede akong sumama mga kaibigan. Walang pamigil pero that is gonna be Kolo. A dead nothing to say. Still, nag-TP siya doon. Muntikan pang ang tumigil ang mundo natin mga kaibigan. Alam ko mag-lolo kay Elgato eh. Lumabas yung Elgato. Tumigil. Buti, naging okay na ulit. So, good kill for the side of Quincy Crew. Ang ganda ng dodge doon ni Paklas. Etong si Pango, hindi ko na-expect na mabubuhay siya doon sa combo ni Marsh. Medyo not maku itong si Pangolier. And dahil alam nilang arena, blood is down. Wala ding Moonlight of Shadow. Pwede silang kumuha or pwede sila dito for measure ng top lane. Tama. Grabe yun. Kinabahan ako dun sa Elgato dito sa laban. Pero yung stomp, hindi naman natatama. Mga kaibigan, having the information, Quincy Crew, ayun lang, may use na. Ibugaw nila dito ngayon yung tropa ng LGD. Pero teka lang, ito si Polison, masyado kang malalim. Si SVG din, pwede din makuha. Pero with the slow attack speed of these guys, talagang tatagal yung pagkuha nila dyan. Stomp! Akala ko di pa aabot dahil sa movement speed na meron ng isang Enchantress, though he'll still be bursted down. At least, na-defend nila yung top lane. Hindi na-expect siguro na itong si Tango na may Yules na pala itong si Mars. So, na-combo siya dun ng Yules into Spear of Mars and dalawang kill yung nakuha dun LGD. For Quincy Crew, okay lang yun dahil yung kill na nakuha dito ng LGD is sobrang lalim. So, hindi sila makakuha ng another kill and mukhang si Mars pa ata mabibigyan. Pero there's gonna be the dodge from the stomp. There's gonna be the Arena of Blood as well. Pero napapad sila dun sa may Midnight Pulse. Kaya natutunaw yung buhay nila. Ito na nga po ngayon si Innocent. Makakatakas naman. Pero Pac is still alive and kicking. And he wanted more. Though masyado na yung malalim. Kaya hindi naman napapasok pa yung Quincy Crew. There's gonna be the swashbuckle. Oh no! Teka lang, makapapatay ba nila dito itong si Elder Titan? With that MLS heal, be saved thunder for a while. Sabay TP out down. Sayang, hindi namatay itong si E.T. So, pero gusto ko ginagawa ng Quincy Crew, dito lang sila talaga pumipressure sa may top lane dahil alam nila ang ganda ng vision nila dito. Ayaw nila i-give up ng Quincy Crew yung vision na maganda nila dito sa may top lane, kaya dito sila lagi naglalaro. Yan, ako po mga save. Talagang factor screen din talaga yung Necrobook level 3. Ahoy. Talagang nga, nawawala na vision yung kalaban pag meron kang Necrobook level 3 para... Kasi true sight eh. True sight. Kitang-kita yung mga whites na nilalagay mo. Papakals lang. And ang kagandahan din talaga dyan, yung pressure plus yung purge. Diba? And intindi, dagdag intindihin yan para sa inyo eh. Dagdag intindihin, kaya mahirap din. Though, yung Midas dito na itong si Jug, nagpe-pay off na sobrang close na niya sa net worth dito na itong si Monkey King. Mag-rosa nata sila? Possible. Medyo risky to ah. Medyo risky call to. Kailangan may magpakita isang hero sa side ng Quincy Crew sa mapa. Kasi kung walang magpapakita, medyo obvious.
Sabagay, andito okay, wala magpapakita. So I think alam alam nga na LGD. Pero ang gagawin na lang dito ngayon ng Quincy Crew. Pero ang ganda ng pwesto ni CCNC ata. Oh, lalabas siya. Maganda yung pwesto dito ni CCNC, lalabas siya para okay. Ma-dispel yung mga smoke. Yun na, mga sed. Pero wait lang. Uy, uy, Quincy, nakakasip pa. Wow. Nakakasip pa mga sed. There's gonna be the Roshan. Sino papasok sa Roshan? Walang dagger. Walang mga daggers, walang pang in and out. That's gonna be an easy ages wow. For Quincy Crew. Good call for the side of Quincy Crew. Alam nila walang dagger yung dalawang heroes, si Slardot at saka Mars. Kaya tinake nila yung risk na mag-Roshan. And nag-pay off. Uy, solo Black Hole. Pero Black Hole committed for this Monkey King. Sulit na sulit. That's the MK. And, ay, possible? Maasi pa ba? Wait, nauntog. Napagsusmuggle. Pero Rain of Blood sa wala, mga kaibigan. Naubos ang puno. Nag-ubos lang ng ono. Nag-ubos lang ng ono. Baka lang daman daw kasi may lamok. Ano yun? Doggynut, meron na siya dito Maelstrom, Midas. Medyo umakit, umakit na yung network dito ni Wara. Medyo nakakabol na siya dito Key, Monkey King. And gusto ko ito yung nakikita ko sa network chart. Yan nga yung dalawang course dito ng Quincy Crew, etong si Pac and si Juggernaut. Okay na yung farm nila, umakit na yung network nila. Pero Fate Beyond, meron na siya dito ang dagat. Madami na tayo nakitang ganito. Magandang maganda yung laning, pero that 4 years dead. Okay na yun. Kumbaga, for your war, sige. Information na yun. Info na yun. At least namatay na yung courier ko. At least hindi ako. Ah, tama. Pero, do you think that your war would still wanna go for this area? Wala siyang backup dito, ha? Kaya nga eh. And warded yun ng LGD. Pero, alam naman niya may AG siya. O baka makakonnect din yung mga kampi niya. Ah, wait. So, tinatabangan niya na lang. Mukhang gano'n lang, ha? Pero Mirana, does he have any way to kill this Jonah? Ako, tinig mo may dagger na. Enigma with the dagger. Pero wala siyang Black Hole sa ngayon. 100 seconds pa silang magiging stained dito. Pero oh, SVG got bursted on the side of map, on that side of the map. Position 5. Okay lang yan. For Quincy Crew. Information. Nakita rin nata nila na may dagger na si Mars. Ba, check naman daw ba. May dagger na si Mars. 7. Pero, quick update dun sa bakbakan ng Vici Gaming at ng, was it Thunder Predator? Ah, may dagger na. 1-0 na po ng Vici Gaming ang Thunder Predator. Ah, okay. Kaya pala medyo malungkot yung Thunder Predator. Ayan nga. Malungkot pa kayo ng ganyan lagay, ah. Okay. Pero malungkot pa sila ng ganyan lagay. Ewan ko ba? Ewan ko sa inyo. Di pa kayo nakakukontento, ah. Ibang teams ka, delikado. Ayan nga, eh. Kayo, sitting pretty na kayo. Tama. Tapos malulungkot kayo. Pero alam mo anong ano ko dyan? Ano? Anong naisip ko kanina kung bakit? Baka nag-save na lang ng strat ngayon yung ano, yung Thunder Predator. Ah, right. Wala na, secure na sila upper bracket eh. Ang diba? Alam ko nga sa side ng Thunder Predator, may nagtiteki sa kanila. Si Muz. Alam ko nagtiteki si Muz. Oo, si Muz. Kasama yan ni ano, ni... Siba yung Balba ba yun? And for mga Chinese team, ayaw nila katapat. Isa yan sa mga ayaw nila kalaban. Tekis. Ano kasi? Unorthodox kasi. TI5, nabigyan na sila niyan. Si Edek versus EG. Aha. Si Awi, nag-Tekis, di ba? Ayaw nilang Tekis, Mipo, mga Broodmother yan. Ayaw nilang mga ganyang heroes. Pero wait lang. Ayun na nga, Coil Brigade, just for this Elder Titan. So, okay din to, sabi ng LGD, that's just our post 5. Pwede pang lumaban. Ang ginawa na lang ni Mars, nag-clear na lang ng lane. And, out na lang muna ata for LJD. But ano I guess, they're going for a kill. Ano pa yung game-changing or yung magandang item dito kay Chanta? Sinisip ko. Pwede siguro go Scepter or Solar Crest. Pwede siya mag-Solar Crest. Solar Crest na para sa atin. Pero medyo mahal kung Solar Crest. Pwede muna siguro medallion then go Scepter. Kaso Pangolier will be taken down in exchange. Solo kill. Solo kill indeed. But it's gonna be a tower trade. Yan nga, tama ka dyan. So, sulit yung pagmatay dito ni Poluson. Nahirap to sa side ng Quincy Crew yung dalawang supports pag yung LGD yung nauuna sa Clash. Or yung LGD yung nag-initiate. Dahil ang daling i-burst down na itong dalawang supports. Even si itong si Pac. Tsaka si Nick Bang. Kung tignan mo, si Juggernaut lang yung medyo tanky. Yan. So kailangan for Quincy. For Quincy Crew, dapat sila mauna. Yan. For LGD naman, dapat ganun din eh. Same condition din eh. Ganun din. Dapat to. Maunaan na lang sa Clash. Kasi with the active rotations of Quincy Crew. Ay, wait lang. Sino mag-AC? Juggernaut ata? Juggernaut? AC? Paan naman? Joma? AC. Juggernaut. Check si Juggernaut. Nakita kong kakaiba AC, AC yata. AC nga, okay. So, since mag-AC siya, hindi siya mag-aganims siya, aganims.
bakunin niya armor sa Tally 3. Pwede siya mag Blade Fury DPS. Para masabayan niya yung Monkey King? I-stack niya yung ano niya, armor niya. Pwede din. Baka ganun gawin niya. Okay. Or baka kaya siya kumuha niyan kasi ready siyang kumuha ng Blade Fury. Tiyan natin kung anong maging call dito ni Yaman. Pero kasi kailangan talaga ng Assault Cuirass. Wala sa lahat, may corrosive base plus may natural off. Ubus na yung base armor mo, mauubos pa yung plus armor mo. Kaya maganda talaga yung Assault Cuirass. Tama. Meron kang added ano, no? Added armor kahit pa paano. Yep. Though Aegis, the Isoli na nga po dito ngayon. Alam yan, ng LGD for sure. But, that's gonna be Quinn being deleted. And isang pick off lang, atras na nata sila. Pero may buyback itong si, ano, si Pak. OT? Ay, Elder Titan Soul got. You stop! Pero out na lang din muna yung mga tropa from the side of Quincy Kerr. Though, I think they wanted to attempt a kill. Onto pero kailangan nila mag-ingat dahil wala dito si Pak. Ilay sila dito, wala silang isang hero. Kaso, that's an info. Walang arena, walang Elder Titan na Earth Splitter. No. So, hindi ganun kakabahan yung Quincy Crew kahit na ganito lang yung heroes nila sa ngayon. Kaya siguro tapang pa din ni Paulison. Parang yaman ng ano, no slot. Dagger, Midas, 24 minutes, tas unti na naman magkaroon siya ng BKB. Kawawa talaga yung dalawang sumuts dito, bansa mag-BKB nung si Lara and si Monkey King. Naku po, Juggernaut na Boundless Strike pa. Wala ka ng Aegis ngayon. Ngayon ka kumulit kapag Manta Blade Fury magtitipi pa ba? Pero ito na nga po ngayon, yung Dust, binigay na para makita si Fate Beyond. But Juggernaut, to think na safe siya, thankful na siya dun. Tama. Buti lang pag ano siya, Blade Fury, Manta, Dan, and then yung second skill, Healing Ward yan. Healing Ward, indeed. So for Quincy, baka hinihintay na lang siguro nila yung BKB timing dito ni Lelis. Para makakusa ng magandang team fight. Ayun na nga. So anyways guys, ito na nga po ngayon yung game number 1 natin. Game 1 pa lang to. Okay, kaya relax lang kayo dyan, manood na lang kayo dito. Ito ngayon, kung magkakaroon ba tayo ng mga tiebreakers. Gusto ko ito, nangyari sa comments ha, walang nagkakatoksika. Tama. Hindi ka po tulad kahapon. Online sabong. Online sabong talaga. Mas malakas pa yung bakbakan dun sa chat. Monkey King level 20, kunin yung Boundless Strike rate. Hindi ko naman ha, at least level 50 na siya. Kinuha niya dito yung 8% cooldown reduction. At least mabilis yung cooldown niya dito ng mapapababa yung cooldown ng Necrobook level 10 na dito pati yung kanyang Black Hole na lang. So ngayon, abisa lang yung next item dito nitong si kaibigan nating Mang Shoutout Kiyota Abelino. Ayan, shoutout si Boss Yota. And Monkey King or LGD at least nakuha nila yung outpost dito sa may tough. Ay, tough tuloy. Tough. Mahirap talaga. It's really tough. Really tough to get the top. Yan. Smoke. Di, LGD, si Queen na naman. Paunaan na naman to. Paunaan eh. Ikaw na mismo nagsabi. Pero maganda ito, mag-A yung disc kya. Mapipilitan mag-nullifier yung ano, no? Eh, for Monkey King, ayaw niya ng ganyan. Item nullifier. Hindi ganun kaganda ang item. Kasi walang bigay na stats. Pero, naku. Alam nilang walang illusory of to ngayon. Baka i-go to ni, ano, ni Slarker. So, wala na. Hindi, malapit na kasi din yung ano yung Quincy Crew eh. Tama. So makakaikot na lang din yan. I think kung hindi siya magbe-build Fury DPS yung Juggernaut, mo magagalit. Armor talaga. Armor yung ulit lang. Para tumagal against that physical rifles. Natural order, tas corrosive base, no? Tunaw ka talaga. Daya man. Plus 4, ang daya talaga. Pero ito nga po ngayon, mabibigyan ba ang isang binari yung katanungan na bash mga 7 na bigyan ng silence na kapag-heals naman siya dyan. Pero the swashbuckle is not enough to take him down, nakapag-leap pa. Pero ayun, si SVG to finish him off. There's gonna be the arena on the backlines. Patay muna dito ngayon sa Polison. And SVG tipping away, but he'll be stopped because of that boundless strike. Double kill for Fate Beyond. Pero 1-4-2 trade, not so sulit. Kaso yung Quincy Crew will just defend their top lane. Bilis nila magpulasan, no? Bilis nila magpulasan Crew talaga. Buti na kapag ano na sila doon, kapag disengage. And dalawang heroes lang namatay for the side of Quincy Crew. Still okay pa rin sa side ng Quincy Crew dahil naka-out itong tatlong course nila. Kailangan lang talaga nila ma-farm dito yung mga key items nila. For Queen, kailangan yung Aeondis. For Juggernaut, Assault Cuirass. For Enigma, BTB. And sa tingin ko, makakuha nila to before 20-minute mark. So, pwede silang kumuha ng teamfight. Then, pag nakakuha ng magandang teamfight, possible na makuha nila yung outpost sa may top. Quick update lang. 8-16 yung score. Team Liquid is leading against Alliance. So, pag natalo dito yung Alliance, wala na talaga silang ano,
Kailangan na sila ng kawala. Isang game lang. Isang game lang ang kailangan. But that's gonna be paid beyan. Isang hero lang. Netpo. Ang kailangan ni Lelis para makapanalo. Pero may Udis na to, ha? Gonna be the... Muntikan po siya dun. Ang hirap na ito for the side of LGD. Kasi, impossible na makuha nila agad na core sa initiation nila, si Pac. Eh, doon rin mas init ba? Pero kasi para sa akin, mas okay na mapatay ko agad si Pac. Kasi sobrang likot niya, ang dami niyang binibitaw na disable sa teamfight. Kaso, wala naman sila ngayong Aeondis. So, possible na pinakamaganda talaga nila mapatay agad sa class, si Enigma. Enigma, no? Wala silang pantanggal sa iyon disk eh. Ah, sabihin natin, bibigyan mo ng mga damage itong si Pac. Pero, wala, ang kulit niya na. Right after that, ano? Anong mangyayari? Makuha diba? Nila outpost. Okay. Sakto. Groshan, no? 19 seconds. Kung pabay na nata ito. Glimmer Cape naman bubayin dito ni Innocence. And maganda yung item dito ni Enchantress. Item choice niya dito. Meron na siya ng Go Scepter. So that way, hindi siya ganun kadaling mabuburst nung Monkey King, hindi siya magiging main target nung Slardar. Mm-hmm. Pero maganda rin nakuha dito yung neutral item ni Monkey King. Orb of Destruction. Kasi gumagana yun sa mga soldier. Okay. So, smoke, papuntang mid. Parang ganda na pwesto ng Queen. Ay, na Queen, ng Queen si Crew. Mag-smoke sila. Wala silang idea na nag-smoke itong LGT, pero mag-smoke din sila. Alam ba nila? Yata eh. Alam nila! Naku po, yun na! Nagkakitaan! Tignan mo! Grabe yung map-awareness ng Quincy Crew! Nag-smoke sila pero hindi sila smoke na pa-abante! Oo, no? Naghihintay lang talaga sila! Grabe yung map-awareness ng Quincy Crew doon! May ward sila doon, di nila dinaward agad! Ang maganda division nila dito! Tignan mo si Lelis! Pwede niya i-blocko yan! Pwede niya i-blocko yan! Ngayon. Pwede niya i-blocko yan! Sila. Pero teka lang daw, wala daw munang papalag, sabi nila, Wu-Wu's command will now be used up with stun all to this Monkey King magagamit, pero naku po sila yung naka-counter dito ngayon. Naku po, Polison may fall down. He won't be able to use up his ulti. The ages will be taken by Monkey King. And so, si Juggernaut, nakapagbigay naman sa dito ngayon ng kanyang Omni Slash. He'll be finishing off Fate Beyond, pero patay siya. He will go down as well. That's gonna be a great play coming from LGD. And double kill yun para kay namin to say. Nice decision making na LGD na eh. Commit yung Wukus command dun sa Roshan plus Corrosive with kay Roshan para hindi makapasok itong si Lelis. Pero para kay Lelis, sa tingin ko dapat kinumit niya din. May maganda na siyang vision, nagbigay na ng magandang vision si Queen, nag-illusory herb siya papuntang Roshan. Dapat binako niya na yun eh. Hindi, pero bitin yung illusory herb. Ha? Bitin yung illusory herb. Bitin hanggang pader lang. Pero for sure, alam niya naman na dun si Monkey King siguro, nag-hesitate lang siguro siya na one man black hole itong si Monkey King. Baka kasi, wala na vision. Baka mamaya, nasa puno lang. Tama. Tapos, baka meron ding stomp. Uy, nakabang. Pero teka lang, ito na nga po ngayon. Ako, pagpak, nadali. Hindi naman daw, sabi niya, kukulit lang naman ako. Pwede kong i-burst dito ngayon si Monkey King. There's gonna be the dragon, pero silence andito pa. Monkey King, mahalaga kung sakaling makuha nila yung Aegis. Agad-agad, munti ka na yun, mga save. Munti ka lang. Pero wait. Mag-re-engage LGD dito, ha? Habol sila. Wala, alam nila wala. Ayun, this, ito si Queen. And ako po, wala siyang dagger. Set up yan! Naku po, inalis niya agad! There's gonna be the Ultra Rain of Blood! Nandito na! Naku po, pwede makuha dito ngayon itong Strapa! But that was the cheese eaten by this Monkey King! Queen will fall SVG ang magiging alay ng taon para sa QC ngayon. At eto nga pong si Paulson, mananakbo na lamang do SVG. Tumatagal yung kanyang pagkamatay, but still, he's good as dead. Hinahatid na lang siya sa kanyang hantungan nitong si Fatian. Soul Keras completed si Juggernaut, pero 2 heals down for the side of Quincy Crew. And kinuha niya ngayon armor, kaya ang taas ng armor dito. Plus 27, and ako po, Polison! Buti na kapag Juggernaut. Kung ibigay nila itong barak nila sa may baba, dahil ang hirap i-defend. And I think na-hit na ng Quincy Crew yung kanilang timing. Na hindi sila nakakuha ng mga high ground tower. At saka, para sa side ng Quincy Crew, nakakuha nila yung mga key items. Kaso, naunahan sila ng Roshan. Yan. Which gave the LGD an edge. Ah, tama. Diba? Okay. So, LGD, pahinga na muna saglit. Farm lang. Pwede silang umabanti dito sa may gitna. Siguro isa pa. Maganda sana for Quincy Crew mag-engage sila na level 3 na yung black hole ni Enigma para mabilis kahit pa paano yung cooldown. So, pero siguro, sa tingin ko yung LGD isa pa para sa kanila. Kasi meron pa naman ditong Aegis that's still 2 minutes on the time. Wala man cheese dito, pero at least okay pa eh. Okay pa yung Aegis advantage nila. Ang taas ng armor, 32. Pag nasa tore. Ano taas ah? Taas ng armor, 32. Eh, kinuha niya ata yung talent eh. Ah, yun nga. Kinuha niya yung talent. So, Jawar, if a front nila dito, i-alay nila. Double damage eh.
At least meron sila dito Enchantress na pwede enchant ako sa sakali. So, double damage. Yan. Sulit so, yan para oh, mabasag. Tsaka medyo mababa yung castage ng enchant. Kailangan nyo talagang mag-sacrificio. Mamaya pag nag-enchant, in-enchant si Monkey King sa bounty strike lang na may double damage, patay na siya. Burado na siya. Diba? So, relics pa din. And that's gonna be Monkey King going now for the Daedalus. Mm-hmm. Ganda nga item niya. Amplify ng damage output. Alam po yung soldier din, ay yung Daedalus, kumagana rin ata sa mga soldier. So, masakit na mag-crit pa, diba? Mayroon pang orbit destruction. So, basta man maganda tabagabisan siya. Para in a way, pwede siyang kumansel ng black hole mamaya. Pag di siya na-damay sa black hole. Grabe yung ano ha, yung armor corruption play ng LGD ha. Deso, corrosive base. Natural order. Natural order. Orb of destruction. Orb of destruction. Ah, okay ha, armor corrupted ha. Mga corrupt dito yung LGD ha. Padeso, isipin mo may armor corruption. Tapos meron kang Daedalus. So, papasok talaga yung damage dyan sa'yo. Makati. Makating. Pero gusto ko itong gagawa ni Queen. Alam niyang kailangan niya ng, or kailangan dito ng mag-earth lang burst damage. Pwede sa Queen si Crusoe, nil-level up niya na lang delay yung dagot kaysa mag-blue niya siya ng BK. Yeah. Ayun ang agamis, sorry. Kasi kung mag-agamis ka, etong si Monkey King, wala naman siya problema. Hindi naman siya tatakas na sa Dream Call. Oh. And kung wala naman sila dito magandang pang combo sa Dream Call with agamis. Oh, oy, teka, ang ganda Midnight Pulse nito. Nahuli na nga dito ngayon itong si Monkey King. Kaso nga lang 28 seconds pa para sa kanyang Aegis. But there's gonna be the missile on to SVG. But that's gonna be okay. Monkey King being bursted down. Aegis of Immortal will be used up. And Enigma with the Black Hole ready. But Starferdite naman. Huh? Black Hole sa Germs. Monkey King's Wukong's command will be used up. Your war will fall without the buyback. This is bad for Quincy Crew. And LGD knows this timing. That's gonna be a great... GG na nata ito. Great na objective take para sa LGD. And GG got called by Quincy Crew. One fatal error committed. Sinulit agad ng LGD. Ba't ganun yung pwesto ng BKB? Masyadong mababa, no? Oo, masyadong naka-forward. Ang i-expect niya kasi magkakaroon ng ano, magkakaroon ng art splitter and okay yun. May ano ba siya? May aganim siya? Kaya ganun yung dagger niya? Sobrang lalim? Hindi talaga eh. Pero, tingnan na natin. May aganim siya? Wala naman. Hindi siguro, gets, but... ayaw niya lang siguro mahatak sa ano, sa may art splitter. Nakita niya na. Pagka kasi lumapit pa siya. Nagcast na si Elder Titan ng preemptive na Earth Splitter para makancel yung Black Hole ko sa kasakali. Yes. Pero ang nangyari, hindi tuloy nakas yung Black Hole. Dahil doon. Nang mas malapit. Diba? And hands down kay ano kay Elder Titan for that preemptive. Parang nataranta tuloy si Lelis na mga pigbito ng magandang Black Hole. And in the end, nataranta nga. Dahil hindi nabigyan ng Black Hole si Monkey King. Konting-konti na lang. So close yet so far. Para sa Quincy Crew. That's gonna be our game one. Tino mo, isang Roshan na nakuha lang LGD plus bad team fight tapos agad yung laro. Ang ganda nung pinapakita na Quincy Crew kanina eh. Totoo. Pero yung Roshan na yun, that's still yung Roshan na nakuha kanina. Hindi pa yun yung ano, hindi pa yung third Roshan or whatever. Second Rosh lang yun. Second Rosh lang yun mga kaibigan. Sulit na sulit yun para sa LGD. What a play. Mm-hmm. And the Quincy Crew losing that game. Kailangan talaga nilang mag-step up dito sa game 2 for them to be able to save a spot dun sa upper bracket. Yeah. So, muli, bago kami mag-take ng break, shoutouts to our sponsors, Predator Steel Series, and even active with multivitamins, ginseng, and royal jelly. Try it and feel the difference. At syempre, The Armory. Yeah. The Armory, mga check nyo na aming page, Facebook, The Armory, and search nyo lang sa Shopee, The Armory, para makita nyo yung mga presyo ng aming merch. And bilhin na kayo. Syempre, PNXBet, mga kaibigan, do not forget to use our code. Lupon WXC and kapag may katanungan kayo, PM lang kayo sa page and syempre, don't forget, bet responsibly. Yeah. So kami nga pala yung naging shoutcaster nyo for that game number 1. This is JB. And this is that. We'll be right back for the game 2 action of this series. Paalam. Enjoy the game.